ako nga excited dito ako sa Bong na maka-share na sa kadamaan. So, praise God again for this opportunity na ginatagin na ako. Sige, pag kita mo sugod, just pray na. Sige. Lord God, yung salamat yung mingin ko, Lord, sa sining adlaw, Lord God. Yakap sa amo, Lord God. For this time, Lord God, nga hari kami sa Bong, Lord, sa church, Lord. Ikaw, Lord God, mag-open, Lord, sa amo mga tagipusuon, sa amo ng mga dulunggan, Lord God, na magpamati, Lord. Sa inyong mga pulong, Ginoo ko, Lord God. Kapag Ginoo ko, Lord God, na taga-amoy kami, Lord God, sa fresh revelation, Ginoo ko, Lord God, sa pamagi sa inyong mga word, Ginoo ko, Lord God. Ikaw, Lord God, mag-bless, sa tagasarap, sa ngari, disubong, Lord God, pagkabay, Ginoo ko, Lord God, sa pagpuli namon, Lord God, mas makilala, pagin namon, Lord, si Jesus Christ, Lord God, mong sinpong isa, Ginoo ko, Lord God. Salamat, Peter, for this time, Lord God. This we have to pray in Jesus' name. Amen. Okay. So, subong mo sa aton nga sa his life, no? Ang aton nga series is about who is Jesus? Who does Jesus claim to be? So, sa nakita ko na sa video sa TikTok, no? Sa his life, ang ini nga series, magandagan is isang siling March as a tugtog sa April, no? So, kabay ito nga sa siling Mayo, no? March, no? April, makilala tapagin, no? Kung sino si Jesus. May baluan tapagin kung sino, anong pagkatao yan. So, sa siling nga series, no? Subong, ang akong nga ipag-share sa inyo is about Jesus, the bread of life. Amen. So, sa siling nga topic, no? Ang akong nga word, pagkita ta sa John chapter 6. So, sige, kung may mga Bibles ko, pwede tayo dito, open sa John chapter 6. Okay, so, masugod sa chapter, verse 25. So, kung sa hiligay nun version, no, ang title kaya is, ang tinapay nga naghahatag sa kabuhi. So, kung paminsan ang tanong, grabe yung tinapay nga gahatag sa kabuhi. Pero tinapay, gahatag yung mga sa kabuhi mo, kaya mo nang yung makapagusog sa aton, no? Physically, di ba? Muna makahatag sa aton sa energy, no? Sa pangadodlaw ka. So, masama to sa 25. Pag-abot nila, gaskin nila si Jesus, no? Nagtabok sila sa Capernaum para makita si Jesus, no? Verse 26. Nagsiling si Jesus sa ila. Sa pagkamatuod, ginasugid ko sa inyo na ginapangita ninyo ako hindi tumuod sa mga milagro na inyo nakita, kundi tumuod kay ginapakaon ko kamo sa tinapay kag nabusog kamo. So, makita ta, no? Ang ilab lang ang intensyon kung nga ginalagas nila si Jesus. So, sa tire, makita ta nga kambal ni Jesus nga, hindi tumuod lang, nagipakaon ko kamo. So, ang muna gali ang rason, nga ginpangita nila si Jesus. Kaya tumuod ang gusto nila, mabusog. So, muna. So, verse 27. Pero hindi kamo mga magpangahutay para sa pagkaon nga matunod man lang. Ginatagaan sa Ginoo emphasis ang word nga or ang pagkaon nga matunod lang which is ang physical, no? Ang bread, no? Ang mga di. Kundi magpangahutay kamo para sa pagkaon nga nagapalayon hasta sa no nga naghatag sa kabuhi nga wala sa katapusan. So, ano bali pagkaon nga makahatag sa kabuhi? So, ano yung sama? No? Matingalan, nandiyan sila. Ipadayo ka, no? Ako nga anak sang tao, ako ang maghahatag sa inyo sa pagkaon. Kaya ako ang ginatagan sang Diyos nga amay sa otoridad nga maghatag sa inyo. So, sa direng, ginamatapat na ni Jesus kay sinti sila. Ano hindi nga tinapay man? No? Damo pag hindi sila bawangkot. Pati yun ang kapabasa. So, verse 28. Gani, nagpamangkot sila sa iya. Kaya ano ang dapat namon ngayon moon, agud masunod namon ang gusto ngay pahimok sa Diyos. So, gina-question na nila si Jesus. No? Duwali na, ano ginindi sila eh, nagtabok mo sila nang sa Capernaum, nagsakay ngayon sila sa barko, agud na kita, ginindi na si Jesus. Wala. Kaya ang sabat ni Jesus. Ang gusto sa Diyos, nga inyo himuon, amuhin ni, magtuo ka mo sa akon, nga iya, ipadala. Simple man ang sang sabat ni Jesus, no? Nga magtuo man ang dali. Amo to, ang ginapot si Ganon niya, no? Nga parte sa tinapay ngayon, no? Sige. Sa... Next. Ayan. Sige.
sa verse 13, nagsiling man sila, tian mo nga milagro ang imong pakita sa amon, agud magtuo kami sa imo. Sa tuanay, ang atong mga katigulangan nagkaon sa mana, nandito pa sila sa kamingawan. Kaya nagsiling ang sulatan na ginatagan sila ni Moises ang pinapay nga halin sa langit. So, sa dilino, may natasang comparison, no? Ginambal din eh. Ginasiling nga mana, which is halin sa langit, no? Ginambal na din nila. So, kasi sana sa una, no? Sa simple, ni Moises, sa Exodus, nga sana sila pala sa wilderness, no? For 40 years, dito sila butangan sa Ginoo, no? Kaya dito man sila, why di pa ba yan sa Ginoo? Din, pakaon din sila. Which is ang muna ang mana, ang muna ang ginambal nga pinapay, no? Ako sa physical pa. So verse 32, nagsiling si Jesus sa ina, sa pagka matuod, ginsugid ko sa inyo ngayon, di si Moses ang naghatag sa pinapay ng halin sa langit, kundi ang akod amay. Kad siya amuman ang naghatag sa inyo sa matuod ng pinapay ng halin sa langit. So, ginambag ni Jesus, ginapaisin din niya sa ila, na ang Ginoo kuya ang naghatag sa mana, no? Sa pinapay, no? Kaya ginamak, gusto man ni Jesus, ipabalo man sa ila to, na ako mismo, na anak sa Diyos, ang ipadala, no, para sa inyo. So verse 33, kaya ang ginapay nga ginhatag sa Diyos, wala sa iban, kundi siya nga nagalin sa langit. Kaya naghatag sa kabuhi sa mga tao diri sa kalimutan. So, kamuli, no, ganyan tambal ni Jesus. Nagsilita yun ang mga tao, iatagi man kami firme sinas nga tinapay nga imugi na siling. So, na-question sila, ginapangita na nila kung ano na nga tinapay ang ginambal ni Jesus, no? So, sa ito nga verse, no? Muna nga ito nga rookie verse it. 1, kapitulo 6, versikulo 35. Nagsiling si Jesus, ako amo ang tinapay nga naghatag sa kabuhi, ang nagapalapit sa ako at nagatuo, hindi naging magutom ukod pag-uhawon. So, hindi na maka-focus, no, sa atong sermon, no, this verse, sa John 6 verse 35. So, sa tire, no, ng ginpabalo na gidya ni Jesus, kung ano ini nga tinapay, ang mga tao na curious mo, ano ini nga tinapay man, nga ginanamin sa Ginoo man, kagin pabalo yagit, nga siya mismo ang ipadala sa Ginoo, no, ni God the Father, para sa aton tanan. So magpatay kita, no. So sa John 3:16, no, kabalo ko tanan sa aton siguro, familiar naman sa ninyo verse, no. Pero amo ni gani, no, ang isa sa rason kung nga gindala si Jesus di ba sa aton, no. Kay ambag diri gani kay ginahigugma gid sang Dios ang mga tao sa kalibutan. Amugani nga ginahatag niya ang iya buktong nga anak agud nga ang bisan sino nga magatuo sa iya hindi mawala kundi hatagan sa kabuhi nga wala sing katapusan. So sa diri nga verse, no, ang tungod gali sa pagpalangga sa Ginoo ang mga ipadaya ang iyang anak ng Jesu Kristo na Ginoo. Agud kita patagaan sa kabuhi nga wala sing katapusan. So, sa dili, no, sa akong na word, kapay, no, nga ma-remind kita nga ang Ginoo, may himpada lagi dyan, no, para sa ato, no. Ang ina nga, ano, kung sa dili pa, no, ang ginggamit, dili, no, kung masilita, ano, ng may metaphor na ang ginggamit, no, sa dili, sa sili nga word, or may bagay na ginggamit para makumpara, bala, agad nga, maipa-chinti o mapipakita pagkibla kung ano ang buot sing gano'n, no, sa Dirino. So, nang sa atong na word, no, sa John 6:35, no, na din ano da ang word nga tinapay, no, or Jesus as the bread of life, no. So, kung natawunta,
ang tinapay, isa sa mga sa unang at yun, no, sa mga Diyos, isa sila sa ilang gasiling na staple food or ginalambal tabla nga ilang kilangan, ilang pang mga tuad daw. Like, kung sa ato sa subong, mabalti niya kuruya, di kano niya ato niya, di amay ato niya pang aduad daw. Yes. Ang ato na nga kita kaon, no, agod babuhi kita. So, din example na, no, na nga ina, nga tinapay, agod, hindi niya nga diriyagin na namin nga physical, no, ang kutsing ano nga, no, di ano karon tao, no, tapos si Jesus, no, ako na, hindi man guro mo na. Pero, ang kutsing ganun siya diri, is, example niya siya, no, na, ginatagaan para meaning, no, ikong natawalta, ang tinapay, isa ka essential, no, na bagay, agod na tao, mabuhi, no, wala tawang tabla na importante siya, no. So, kung sa physical din ang tawon, ang tinapay is pang sustain daw sa atong lawas, no. So, kung natawang tamo na yan, yan ang purpose, no. Pero, kung natawang ta, ang gusto hindi yung ipakita, no, is kung ano siya black importante, no, ang ginatawang na tinapay. So, it means to say na essential siya or importante siya. So, ito pa rin yung nakaginambal na din yung si Jesus, importante, essential sa kilanglanon pa sa. Like, pareho sinabla sa una, sa pandemic, katundong ka mo. Tuturagin na ang word niya essential, nagsikap mo, batian yung managurog lang na kung para makatabok ka sa mga border control, kilanglan, essential ka. Kilanglan, katulong kapagkaon, katulong kapulong, kung ano bang mga importante nga bagay. So, doon pa rin yung sina, no? Na drakong gano'ng dumduman na kaya ko sa una, wala lagi ko experience ang lockdown, no? Kaya obra ko sa foundation, kaya obra naman niya, essential, gadala pagkaon, gadala mga pamahaw, sa mga checkpoint, mga. So, drakong gano'ng dumduman, ito muli ganito po, kasi magsiling ka, importante kung ano giblang pagkaon, kasi that time, hindi man nakabakal sa pagkaon sa mga, ano ko sirado, o mga tindahan, mga store, sirado, mga mga tao, hindi pwede kagawa. That's why nga kami sa foundation, ang ubra namin, kami ang gadulong sa essential, sa pagkaon sa mga tao. So, grabe kayo, gusto ko i-share ng akong testimony ka. Nalambot na mo niya ang pakulo to Cadiz to Calaon, sa pagdulong lang, sa pagkaon. Grabe kitang ginoon, no? Kahit ay hinggamit, hindi kami lang, agad mga provide na ng mga tao na kinanglan. So, ang mga empleyado sa mga kumpanya, mga lagyo, ginambot, ginamon. At the same time, may mga other organizations na nag-connect sa amon nga. Umuniyusi, barangay umuni, kinanglan, ang mga gakaulihi pala sa pagkaon, ginatulungan, ginamon. So, drago ka nakita, amon yung ka-importante, no? Sa ginasili nga pagkaon, o nalantaw ka lang isensya. So, doon pa rin naman bata, no? Nga, ang essential is equals to Jesus. So, makikita ka nga, importante kaya si Jesus, no? So, sa verse, John 20:31, pero ang mga sulat ni Reg, isulat at good, magtuo ka mo nga si Jesus ang mga Kristo, ang anak sang Diyos, kaya kung magtuo ka mo sa iya, may kabuhin ka mo nga wala sing katapusan. So, yun yung verse, ganin mind, no? About sa book of John, no? So, mo niya sa ganyan, ang atong nga pagkatunan sa this March at sa April, no? Mapokus kita na din sa kabuhi ni Jesus, which is makita talaga sa Book of John. So, sa din nga verse, no, na ginarimind kita, no, na kung magtuo lang kita sa iya, no, may kabuhi ka mo na wala sing katapusan. So, amo na ang isa sa mga promesa ni Jesus, no? Kailangan natin kita imunis patulong sa si Jesus na itong naluluwas. Yes. Okay. So, ari na. Ikumpara ka, no? Kung ano ang butsig ganun doon kagita, may mana, may muna, third of life, yung matingala pa ito, no? Nga, amuna ang pagkumpara, no? So, ang mana is for our physical body or ang tinapay, kung lang yan nila, is for our physical needs. It perishes, it spoils. So, kakadunod na ang mutuganing ang baterina, no? Na mangita. Isang pagkaon na may eternal
no? Na wala ka katulot. So ang muna sa'yo kung sinigang mag-isang mana is for the physical body. Ang ikaduwa, ginatungo din sa verse is bread of life, which is Jesus. No? So it is for our spiritual body, our spiritual needs. Kaya ang maghahatagin sa atin is eternal life. Amen. So, ano no, dirita mapapayag ang mga chindihan, tapagin pala, kung ginambal si Jesus, bread of life. No? Ito muna ganit, siya mananggahatan sa atin sa eternal life. So, para mas masindihan, kapagin, ang tao, kapag lupa mo ang tao, may tatlo kapag tao, tripartite, ha? Kapag lupa mo siguro, ano? Nga, kita, may body, may soul, at may spirit. So, sa body, ako na aton nga physical, nga lawas, no? Ang aton nga soul, ako na aton nga pangunahuna, paminsaron, ang aton nga will, no? Aton emosyon, no? Tara na da. Ang spirit, so ano na nga itong pag spiritual being ta? Ano nga yung spiritual being na kita kaya pagod sa saging teita ni Jesus ni Lord, sorry, ni Lord na through sa man to, tapos pagod mabuhit kita itong spirito, ginuyupan niya, no? So ano na sa we have that spiritual body or ang breath of life, no? Ayan mo na. So kung natawon ta, kailangan na nun ta ang bread, no? Or kung sa ato nalang para mas paro kanon, ako na yung ato niya ano mo, kailangan na nun para mabuhi kita, no? So mo na ang need pa sa ato nga physical body, so mo na yung mag-sustain sa ato, no? Amen. Pero ang inaya, hindi ka dunot iya, hindi ka spoil na iya, hindi ka panos na. Pero si Jesus gusto yung diyan at ipaitsindi, no? So una, sa ilang at nga tiyon nga siya ang aton nga kinahanglanon. Siya ang mga atay sa aton sing kabuhi, no? Yes. Eternal life, no? So siya yang makas kung sa tatlo na to ka pagkatao, sa spiritual, siya ang mga kahatan sa aton sa kabuhi, sa aton nga spiritual life. So ako na, no, nang makita ito lang kung gano'n ka-importante. Kakabalo ko sa kanila sa inyo na na-encounter yung ginagino, especially sa mga nag-attend to plus sa crossover. Kablo ko na may mga story yagi ka muna na gusto mo ni i-share man, no? Sa mga tungkol sa natatubo, no? Na ako, no, na gusto ko mag-share bla party sa ako na, no, kung paano bla nakilala ang Ginoo. Ako nagtako ko yung ano ba, pamilya ko siya, no? So, hindi niya mag-usakon niya si Jesus. Siya, ay, tigabay ko lang ko yan. Kilala ko na siya. I've been to Sunday school, ako na, ngamay ko na. Kaga, dito ko lang nakita na dahil hindi siya, kung kilala ko lang si Pong Diyos, kaglain man niya may relasyon sa kibala sa iya, bala. So, dito ko lang nakita na open yung ibatong kong si Jesus, ako na. Tapos nakilala ko siya, pero may kulang. May kulang. Though hindi makumplito ang akong spiritual needs, ito mo, wala ko yung relasyon sa iya lang si Marano. Pero sumungaw para mas matapagin ang ining topic, no? May arap ko i-share sa inyo tatlo kabagay na mahimo, wala? Mahimo, taagod na mas badalo pag ito, or makakilala tagit si Jesus, no? So, next. Ay, ano pag-alik sa dyan? Basta ko yan nag-alik sa dyan, 6:41. Ang inyong mga katigulangan, nagkaunsang manasang dito pa sila sa kamingawan. Pero natalamatay yakon sila, pero may arasing tinapay nga halin sa langit, pero bisan sino nga magkataon sini, hindi na makapatay. Ako ang mo, ang buhi na tinapay nga nagalin sa langit. Ang bisan sino nga magkataon sa sini nga tinapay, magkapabuhi sa wala sing katapusan. Tungod kaya tinapay nga ako niya tag sa iya, wala si Iban kundi ang akong lawas. Hindi halawa siya at ang puagod pabato ng mga tao dili sa kalibutan, sa pabuhi, o kala si katapusan. So, naong nino, na, sa sining na topic, ano, na paisindi, hindi pala, sa Ginoo, no? Sa ilan, no? So, kaya ang bako kaya, ano, ang mana, tuya, nakatunod ng tuya. So, una ko kayo, isang gipadala ko sa ila. Ah, sige, tagaan sila, bla.
ang iba to sila, kaya katulong ito, kayo nagtago sila ng sobra-sobra, kaya actually, instruksyonan to lang yung Ginoo mo, nga, tipuno nyo lang yan, maubos nyo, sa sinangad daw, ang makaon nyo lang yan. Pero kahit kung isa lang tao, may grill, hindi ka bla, hindi ka tinalo. Kadok mawala, ano, buti ang Diyos niya na promisa, ito yung atuad daw, may tagaan pa kami yan. So, ako na, no, takatunod kita sa iyo. Kag, ang mga gani, ang tinakay, no, na, no, no, pula, takatunod, ang mga gani, ang sisip mo, ipatala, sa Diyo ko. Sige. Okay. So, ang mga no, nalipatan ko isang slide. So, ang mga gani, may pagay mo, ang kita, ano, up now, no, Tuara. So John 6:35, and Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. So ang tong up, may acronym, ang up, ang A, accept Jesus. Sa Romans 10:9, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. So, ang muna tagalik mo kayo moon, batunon pa siya na ako personal na manuluwa. Amen. So, ang muna, no? Ang una, kedua, come to Him. Magpalapit kita sa iya, ako hindi kita pagutmon. So, ang muna niya ako nga gistory na gina, no? Sa ako nga relasyon na Ginoo pala. Ang muna yung sa kakabakay, nga nagkulang ni Kuya. Kasi, nabaton ko si Jesus, guro mga first year high school ko ito, nabaton ko si Jesus, nakilala ko siya. Pero wala ko bago, do as is lang ko yung yakon, kahit tungod gali, wala ko nagpalapit sa iya. Di kilala ko lang sa iya eh, ako na pala. Wala ko yung nagka-relasyon sa iya sa malalo. So, amoy na ang kulang na nakita ko sa pagbuhit. Kaya kabay no, nga kita, katay sa atin, ma-reminded no, na ang pagkilala sa Diyos ay hindi niya kay nabasa sa Bible, historia sa simbahan, nabatihan sa iba. Pero ang ato niya, ang intention niya is magka-relasyon niya kay Lord yan. Ang pamaagi is muna, mga buyo, mag-attend sa simbahan, maintra sa mga church activities, kay ang mga ginawa kabuli sa atong palapit sa simbahan. Kaya kung wala guro aktibidades, do ka good life pala. Kung wala kami ginagiho, wait, aga pa yung unong nga do ka good life. So, isa sinanong sa mga bagay na kabulig sa ito. At kapag magkadalo, matanatilas yung sa Ginoo. Ang katatlo, trust in Him. So, magtuo kita sa kay Jesus na ito man luluwas. So, ganit lang ba sa Proverbs 3:5-6, no? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So, si Jesus, ang Ginoo, magkatoy-toy sa atol, sa husto madalay. Kung may pagsali kita sa iya. So, ako na, no? Singat yun, no? Na kabay, Ginoo, na ang atol nga, na kagutong atong kauhaw no, makita talang din niya sa kay Jesus Christ no. Kaya amo na gani may mga pamaagi may mga dapat matay mo na tanga-tanga lang tayo gali huwag yung tayo nag-iho man para sa Domingo na karima sa akong gabuhi ko lang na ako na sa mula ko yung nag-iho ito wala lang yung tabo eh naging inactive yung sa simbahan na mula na yan do kuwala lang pero kung gali kung gusto ko niya kailangan ng Ginoo, kaya relasyon niya ang kailangan, ang importante sa tanan. So, kabay no, ma-sindihan pa dito na anong rason no? Nga si Jesus mo no, na nagambal sa nga, I am the bread of life. Kay pamutili, siya lang din ang makasatisfy sa ato. Siya lang din ang makapuno no, ng ato niya mga kinahanglan. No? Kaya inaya, sa spiritual gini specific na diyan ang Biblia yang ang ginapuno din nila yang bread of life ni Jesus is para sa spiritual no makapangabuto no kay hindi mo to yakin no hindi kumpara sa din pala kung kasi diyanta nga lain man ang physical na kinamanon lain man ang spiritual na kinamanon kaga para masatisfy lang kita is through Jesus. So kumbaga sa Psalms 107:9, for He has satisfied the thirsty soul, and the hungry soul He has filled with what is good. Amen. So, sa diling nga Psalm, no, kapag ma-remind kita, ang Diyos siya, ulagi ka ulang, ulagi siya, pabaya sa ato, no, sa
Basta may kagutom na give kita ya, we are, as long as we are hungry for Christ, no? Siya gindi mag-puno sa ato, no? Siya gindi mag-satisfy sa ato, no? Kaya bagay nga, he has filled with what is good, puno niya kita ya sa maayos, no? So, hindi lang kaya nga, puro sa spiritual, no? Bisa ng physical, ang ginawa, ma-provide niya ya ato, no? Siya gindi ang ato nga pinanglano, no? Is to be satisfied with that. So, ang mga ano, ang ako nga ma-share sa ano, na kapayid nga saan kita mag-ano dito, ma-revelation dito sa akong sa nga gusto ko nga ang Ginoo ya na siya nang ganyan makasatisfy ka ang siya ganyan ato nga kailanganan no, para sa ato nga spiritual ng mga life nga. So, sige no, sweet end all, mahamoy kita. Lord God, salamat Lord for this day. No, Lord God, we have heard your word, Lord God, sa John 6, you know, Lord God, sa singat, you know, Lord God, kabayin, you know, Lord God, ang mga revelation, Lord, magkapabibig, Lord, sa mga tagipuso, Lord, magaring, magiging, you know, Lord God, kung naman, Lord, ang mga patian na mong dupong, you know, Lord God, Lord God, hindi lang yan, Lord, nga naging baton ka naman, Lord God, bilang among ng personal na maluluwas, Lord God. Kaya hindi lang yan nagpati kami, kapati kami sa inyo, Lord God. Pero Lord God, gusto namon, Lord God, nga may transformation, Lord. Gusto namon, Lord God, nga magpalapit niya sa inyo, Lord God. Gusto namon, Lord God, nga makilala kapagin namon din ako, Lord God. Kapayagin ako, Lord God, nga sa pagpalayan namon, Lord God, nga pagsimba, pagpalayan namon, Lord God, nga pagtuo sa inyo, Lord God. Tagaamay kami, Lord, sa encounter, Lord God. Ako nung Lord God, na-encounter ka namon, Lord God, sa crossover, Lord, masubra pagiging ginawa ko, Lord God, yes. Ma-experience, Lord yes, God, ang ako nga mapatsagan, Lord God. Kaya hindi yan ako nakilala lang, Lord, sa Biblia. Hindi lang yan nakilala ka namon kung sino ka, Lord God. Ba't makilala ka pagiging namon, Lord, sino lalo, Lord God, yes. Yung experience siya pagiging namon, Lord God. Kapag may ma-istorya, kami yan, Lord God, sa iba, Lord God, nga buhi pagiging ginawa ko, Lord God. Yes. Kaya ikaw lang, Lord God, ang makasatisfy, Lord, sa among mga spiritual needs, you know, Lord God. Sa imo lang kita, Lord, magpalatid, you know, Lord God. Salamat, Lord, for this time, you know, Lord God. Salamat, Lord God, for this opportunity, Lord God, to share your word, you know, Lord God. Kapag, you know, Lord God, ikaw bilip magpapakamayo pag Lord, sa kata isang hari sa mong ina. Amen. Bless this church, you know, Lord God. Bless Pastor Nino, you know, Lord God. Bless pag Lord, ng mga workers na hari sa mong Lord God. Salamat, salamat, Lord, in Jesus' name. We will pray for you. Can we stand our hands, hey, Brother Jess? Thank you, Lord. Lord, salamat yung Ginoo ko, Lord God, sa ining tiyonin ni hatay mo sa pansatansa sa saan mo, Lord God. Lord, especially na Lord God kay Brother Jess. Lord, nakita mo siya, Ginoo. Gingamit mo siya, Ginoo, to share your word, Ginoo. Hindi basta-basta ang pagtindog din sa tunga, Lord God, na doon mag-share sa inyong mga pulong. Sometimes, Lord God, ginakabahan kami because, Lord God, ang pulong mo, Lord, balaan, Ginoo. Kaya, Lord,